sakit yang nggak bisa membalik dan reclining. Unang gawin, open brake, then tanggal sa circlip. Yan ang circlip. Sa ibang barko, split pin ang gamit. Yan sa baba, apat na pin yan. May apat na circlip kabilaan. Yung unang tanggalin, yan ang huli mong ibalik. Yan, mas mabilis yung circlip tanggalin kaysa split pin. Pero karamihang barko, split pin yung gamit. Yan, tandaan mo lang yung kung anong tinanggal mo na una. Para pagbalik di mahirapan. Ngayon natanggal na yung circlip, kaya na yung tanggalin. Yan. Yan, tanggal na yung dalawa sa taas. Ito lang sa gilid, sa baba. Itong pinakababa, yung pinakapuno na pin, pwede na hindi tanggalin, itumba lang. Pero para malinisan, tanggal lahat. Yan, pag natap na, tapos natanggal lahat, linisan mo na yung ano, mga sobrang grasa. Yan, tanggal yan. Yung dulo ng handle sa brake, may ano yan, split pin at saka stopper. Yan, tanggal yan. Tapos, pull open brake para matanggal yung handle. Yan, tanggal na. Pwede mo na iangat yung brake band. Lagyan mo ng tali para hindi ka maipit pag buhat. Strap or lubid, pwede. Tapos sa gitna, lagyan mo yung lubid din para pang alalay. Para kung sakaling ma-slide, hindi bumagsak. Kung mabigat siya masyado, gamitan mo ng chin block. Para isi-isi lang. Pero ito, magaan ito dahil binaklas lahat. Yung lahat na nakakabit, baklas. Yan, may lobby dyan. Medyo malayo dahil walang ibang lagyan. Wala ibang butas sa taas eh. Yan lang pinakamalapit. Mas maganda, sentro. Yan, pag mapanood mo ito na video, kahit hindi ka pa nakabaklas ng brake lining, kayang-kaya mo nabaklasin yan. Dahil step by step ito eh. Plus, diskarte pa, di. Wala na. Sisiw na to. Yan, pag na tanggal mo na doon, ganun na gawin. Patulin mo yung mga tornilyo. Tapos, ikwatin mo yung brake lining. Yung sa gitna, mahirap dahil hindi yan tagos.
yan danhanin mo yan, baka mabali. Yung gamit nito, brass screw at saka brass nut. Ibig sabihin, tanso. Yan, tanggal na. Yung hindi tagos, gitna at saka dalawang dulo. Yan ang mahirap. Yan, yung gamitan ng vice grip. Yan yung mahirap. Kung sakaling mabali siya, pilitan kang magbali na. Tapos, retread. Pag ganyan, nandahan lang pukpok para malog. Tapos, vice grip na. Pag maraming bali, matagal matapos dahil dami kang babarinahan. Tapos matagal din mag-retread eh. Pero ito na trabaho, walang bali ito. Nadala sa dandahan. Bala na matagal basta hindi mabali. Dahil mas matagal kung magbarina pa, mag-retread pa. Ngayon, pag natanggal mo na lahat na screw, katok ka na. Kung walang i-chisel, chipping hammer. Yan. Tapos, kabras. Para medyo pantay-pantay din unti. Kung walang kabras, scraper or kutsilyo pwede. Yung hindi tagos na butas, lagyan mo ng papel o grasa para pagpintura mamaya hindi mapasukan. Yan, primer na. Ito sa dulo to. Lima to sa dulo eh. Lima dito sa kabila, anim. Tapos gitna, tatlo. Marami rin nga yung kuwan. Pag mabali, marami kang tirahin. Yan, pagkatapos yung primer, pag natuyo na, finish coat na para mabilis makabit yung reclining. Dahil di pwede magkabit o basa. Kadumi-dumi yung kamay. Antayin mo talagang matuyo ng maayos. Yan, final. Dahil kung mag-third coating pa, pwede, basta malayo yung biyahe. Pag malapit lang, isang coat lang or dalawang coat, okay na. Pag mapanood mo ito na video, kahit first time mo magbaklas, hindi mo ka na malito niyan. Dahil step by step ito eh. Yan. Nung natuyo na, itong butas, dahil napasukan man siya ng pintura at saka may dating kalawang yan, daan mo na ng barina para magpasok sa screw mamaya, swabe. Ngayon, pagkabit mo niyan, anong tawag ito? Yung C-clamp. Kung wala kang C-clamp, sising wire, pwede. Yan, pag nabutasan yung iba doon, yung tagos, yung hindi tagos, lagyan mo ng markings. Diyan ka magpukpok mamaya. Para 100% na sakto talaga yung butas. Yan, markings ka sa butas na hindi tagos. Yeah.
para pagpukpok mo maya, bakat yan sa reclining. Alam mo na yung bibarinahan mo. Yung sa iba niyan, sinusukat, kaso medyo laki yung diferensya. Matagal na pasok yung screw. Lihis yan ang mga 3mm, wala na. Masira yung reclining, sige, usog sa ano, pagpalaki ng butas. Yan. Ngayon, pukpuk ka sa pula. Pukpuk na medyo malakas para baon na baon yung pintura. Oh. Kita yung butas. Nandiyan ka magbarina ngayon. Unang barina, mas maganda maliit muna para hindi mag-slide. Maliit na drill bit. Yan, maliit yan. Then pag malaki agad, mag-slide, matagal ka makabutas. Sira pa yung reclining. Ngayon, gamitan mo ng ano siya, yung kulay brown, mounted wheel. Mayroon yan sa hardware. Sa barko meron din. Order mo buy-in pa. Dahil malaki man yung ulo, dapat ibaon mo yung ulo ng halos kalahati sa reclining. Kung 12mm ang reclining, eh, ibaon mo ng mga 5. Okay na yan. Pagbarin na yung gamitin, lagyan mo na ng tape sa dulo para may ano siya markasyon. Kaso matagal yung brina. To be continue guys, please like, share, and subscribe.